Okay guys, so good afternoon. So ngayong hapon, magkasalang ulit tayo ng itlog ng ating mga free-range chicken. So medyo matagal na rin tayong last na nag-incubate. So ngayon, mag-incubate ulit tayo. So meron tayo dito na ito na isang tray ng itlog. So ito, halo-halo to. Merong Rhode Island, decal, tsaka yung BPR natin. Ayan. So, isa lang natin sila ngayon. So, lalagyan ko pa ito ng date mamaya bago natin isa lang. So, yung date ngayon para at least alam natin kung kailan natin sinalang. So, yung guys, so bago tayo bago natin isalang yung itlog, kailangan muna nating i-preheat yung incubator. Okay. So, at least mga 30 minutes to 45 minutes. Yan, para at least bago pa isalang yung itlog, mainit na yung loob. So, yung temperature natin na sinusunod dito is 37.5 on. Tsaka 37.8 off siya. So, meron tayo ditong temperature. Para makita natin yung temperature. Ayan. So, 25 watts na incandescent bulb. Yung tubig natin, nandito sa ilalim. Yung kung nilagay yung tubig. So, sana maging successful itong ano natin pag-incubate muli kasi medyo matagal na rin tayong last na nakapag-incubate kasi nag-stop muna tayo. Yan, so hintayin natin ng 30 to 45 minutes bago natin ilagay yung log. Okay, so nilagyan na natin ng date yung log. So ang date ngayon is April 18. Yeah. Para at least alam natin kung kailan natin sinalang yung itlog sa incubator. Yan, so nilagyan din natin ng X na mark kasi ang incubator natin ay manual. Manumano yung pag-ikot ng itlog para alam natin kung naikot na natin yung itlog o hindi. Lahat na yan merong date tsaka yung mark na X. So nilagyan na natin. So, mamaya, isalang na natin. Okay, so yung guys, naisalang na natin yung itlog. Ayan. So, ganun pa rin yung pag-ikot natin. Morning, lunch, then afternoon. So, kapag busy sa trabaho, so bago ko umalis sa papuntang trabaho, ikutin mo muna yung itlog.
Then, pag-uwi mong hapon, putin mo ulit. So, ang mga nakasalang natin ngayon ay yung itlog ng BPR, decal, at yung Rhode Island Red Nut. So, ganun pa rin, ito ay isang 330 eggs. Ang ginamit pa rin natin ay 25 watts na incandescent bulb. So, yun yung ginagamit natin. So far, okay naman yung hatching rate niya. So, wala namang problema kahit 25 watts yung gamitin natin. Kahit nung nakaraan, 60 eggs yung nakasalang ko dito. 25 watts yung ginamit kong bumbilya, incandescent bulb. Okay pa rin yung hatching percentage niya, hatching rate niya. So, maganda pa rin siyang mag-hatch. So, ganun, meron pa rin tayong fan. Then yung natin. Lalagyan ng tubig. So, dyan ko nilagay sa ilalim yung lalagyan ng tubig. Then yung ano natin. Sensor. Dito ko nilalagay yung sensor para at least tama yung temperature na nandito. Guys, so yan po muna yung update natin. Thank you for watching and happy farming.